dami love shoutout naman po sa ating lahat. Ayan, so today's video po, i-guide po kayo kung paano gumamit ng triangular bandage. Ayan, so samahan niyo po ako. Ayan, so ito po yung triangular bandage, also known as cravat bandage. Ayan, tinawag natin cravat bandage kasi sa itsura niya, ayan, triangular po siya. Ang measurement ng triangular bandage sa gustong magpagawa, ayan, is 40 by 40 by 56. Ayan. So, ibig sabihin, sa side niya is 40 by 40 and sa base is 56. Inches pala yung pinag-uusapan natin. Ayan. So, ayan. So, ang triangular bandage, may gamit po siya. Actually, marami po siya. Pwede nating gamitin ito para i-control ang mga bleeding bleeding or hemorrhage. Ayan. Pwede rin nating gamitin to support mga fractured sprain strain. Ayan. And pwede nating gamitin to secure din sa mga splint and spine board. Ayan. Actually, marami pa siyang gamit kaya magandang matutunan ang triangular bandage. Ayan, so dadako na tayo sa mga parts ng triangular bandage. So, unahin muna natin ito. Ayan, nalapit ako para mas makita ninyo. So, yung hinahawakan ko ngayon is ito yung apex or apex. Yung pinaka-point ng triangular bandage. Ayan. And yung pinaka-mahaba naman, ayan, ito, yung pinaka-haba is yung base. Ayan, yung pinaka-mahaba. Base po yan. Ayan. At sa gilid niya, sa gilid ng base, ito yung sinasabi nating end or tail. Ayan, end or tail. And, pag hinawakan mo yung gilid, nandito ka rin, ito yung sinasabi nating side. Ayan, pag hinawakan mo yung apex, ito yung side. And then, this is the other side. Ayan, hindi siya side A, side B. Side lang talaga siya. And then ito, tinatawag natin ito yung face. Ayan. Pag may face, siyempre may face pa rin, hindi ba? So, ulitin lang natin. Ito yung apex, ito yung side, and side, and then ito yung tail, and the other tail. And then yung pinakamahaba, ito yung base. Ayan. So, ito yung mga at saka ito yung face pala, no? Ayan, face. Ayan. So, ito yung mga parts ng triangular bandage. Importante na malaman natin kung ano ang parts ng mga triangular bandage kasi pag hindi mo alam, mas mahirapan ka kung paano i-fold ang triangular bandage. Yan yung gagawin natin mamaya. Ayan. Ayan, so gagawin na natin kung ano yung mga faces or folds ng triangular bandage. Actually, may apat po siya. Ayan, and may dalawang method kung paano gawin. We have the long method and short method. Unahin muna natin kung ano yung long method. So, sa long method, kung dominant hand ka, either dominant or non-dominant, it's okay pa rin siya. Yeah? Pero ako, mas gusto kong gamitin yung dominant hand ko kung paano ko ipapatong yung apex. So, yung left hand ko, okay, kunin ko yung apex, ipapatong ko lang sa dominant hand ko na right. Ayan. Ganun po siya. Ayan. Again, ito po yung long method. Be sure na, pag gagawin nyo pala to, mas pantay sana yung tail ninyo sa baba. Ayan. So, gagawin po natin lang is, ito na actually yung open face. Ito yung isang face na. Ayan. Ito na yung open face. So, ang next, ang gagawin na natin is, the second one is broad face. So, gawin natin yung broad face, kunin lang yung apex dito, and then, hilain lang papunta sa center of the base. Ayan, center of the base. Then, iayos mo lang ng konti. Ayan. Iayos mo lang ng konti, no? Iayos mo lang, para mas magandang tignan. Actually, ito na yung broad
face. Ayan, nakita nyo? Ito na yung broad face. Ayan. Kung makikita nyo, yung apex para is lagpas sa center of the base. Kasi may purpose po yan. Ayan, mamaya sasabihin natin kung ano yung purpose niya. Ayan, so next, gagawin na natin is semi-broad face. Semi-broad face, same pa rin yung gagawin natin. Kunin lang yung base sa taas, eto, and then ipatong mo na mismo sa center of the base. Ayan. Diba kanina is nilagpas mo natin yung apex, pero ngayon, mismo dun na sa center of the base. Ayan, nakikita nyo? Very good. Ayan. Ganun po siya. Ayan. So, ayan. Ayan yung broad face po natin. Next, gagawin na natin yung semi-broad. Ah, sorry, cravat pala. Gagawin na ng pinakauli, cravat. So, yung cravat, okay? Same procedure pa rin. Kunin lang dito, then patong nyo ulit. Ayan. Ayan. Same procedure lang siya. Doon sa kunin yung base, and then ilagay ulit sa base. Ayan. Sa center of the base. Then, iayos mo lang. Ayan. So, ito na yung finished product ng... Ayan. Ito na yung finished product ng pag-fold ng triangular bandage, no? Open face until sa narrow cravat. Ayan. So, paano i-check kung tama yung ginawa natin? Ayan. Di ba nakapatong kanina? Ayan. Dapat may makikita kang 1, 2 folds, and then apex, and then 1 fold. Ayan. Pag binaliktad mo yan, pag binaliktad mo, isang fold, apex, then 1, 2. Ayan, yan yung tamang paggawa ng fold ng triangular bandage. Ayan. So, next is gagawin natin naman yung short method. Ayan, short method. Ayan. Makinig kayo na mabuti kasi medyo mahirap ito. Pero short method siya. Ayan, mahirap na short method. Ayan. Ganyan talaga ang buhay, no? Ayan, so... Again, nasa sayo, pwedeng gamitin mong dominant or non-dominant. Hindi siya big deal kung kahit anong gagamitin mong kamay. Yeah? Pero ako kasi sanay na akong gumamit ng dominant hand ko. So, yung right hand ko, my dominant hand, hawakan niya yung apex. Ayan, nakikita niyo, apex, yung hinawakan, apex. And then, yung left hand ko, hawak naman sa center of the base. Yeah. Center of the base. So, kung napansin nyo, yung apat lang na fingers, yan, hindi kasali si thumb, apat na fingers. Okay? Ipapasok dito sa loob. Ayan, ipasok nyo. So, ibig sabihin, naka, yan, labas si thumb. Ayan, okay ka ba dyan? Marang yan, yun. Okay ka ba dyan? Ayan, then stretch nyo lang para mas magandang tignan and mas madaling gawin. Ayan, pag nakapasok na, okay, just clap or pray, pushing away the triangular bandage. Okay, so push natin. Push. Then, pray or clap. Ayan, very good. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito yung thumb, di ba? Dalawa yung thumb natin. Ayan, nakadikit yung dalawang thumb. So, yung left thumb ko, okay, iipit dun sa apex. Ayan, iipit sa apex. And then, yung ito na yung free hand, di ba? Yung dominant hand ko. Ayan. Papasok dun sa loob. Ayan. Paano papasok? Ayan. Tignan mo sa tamang butas, ha? Papasok yan. Butas. Ayan. Ayan. Papasok and then iipit ulit dun. Ipitin mo lang ito. Ipitin mo. Ayan. Then, hilain mo lang. Hila. Hilain mo lang. Then, ayan. Ito na yung broad face. Di ba? Same lang kanina yung ginawa natin. Ayos mo lang ng konti para mas magandang tignan. Ayan. So, insert ulit yung four fingers. Huwag yung tatanggalin yung kamay ninyo para mas madaling gawin. Ayan. So, same procedure. Okay? Pray. And then, my left thumb, iipit ulit dito. Iipit. And then, papasok ulit sa butas. Ayan, then, ipit ulit. Then, hila. Ayan.
Ito na yung semi-broad face. Ayan. So, nakita na yung finished product. Ayan. Diba? Kamukha na yung long method kanina. Ayan. Ayan. So, last is the narrow cravat. So, yung narrow cravat is same procedure pa rin, no? Same procedure lang. Kaya madali siya. Kaya shortcut talaga lang siya. Then, pray. Ayan. Then, left thumb. Ipit. Then, papasok lang ulit. Ayan din. Hila or i-push mo lang siya para mas madali. Push. Ayan. So, ito na yung finished product natin. The narrow cravat. Ayan. Narrow cravat. So, i-check natin ulit. Check natin. So, 1, 2, and then apex. Then, isang fold. Tama? Parang kanina? Okay. Sa kabila naman, isang fold. Ayan. Apex. And then, 1, 2. Kaya, parehas sila. Ayan. So, yan yung dalawang technique. How to fold or gawin yung faces ng triangular bandage. Ayan. Kung hindi nyo nakuha, ulit-ulitin nyo lang yung video. Madali po siya actually talaga. No? Ayan. So, next is gagawin na natin yung square knot. Ayan. Sa paggawa ng square knot naman, okay, may technique ulit yan. Ayan. So, yung technique or guide natin is, isipin nyo lang is right over left, left over right. Ayan. Kung sino ang pumatong, siya ang papasok. Ayan, dyan kayo magaling, no? Kung sino ang pumatong, siya ang papasok. Ayan. Shoutout sa'yo para Igorot Vlog. Ayan, sana pinapanood mo to, no? Shoutout pala din sa Igorot Dreamers. Ayan. And sa Team Kusina, hello, hello sa inyo. Ayan. Bago ko gagawin ang paggawa ng square knot, ayan, shoutout sa lahat na nanonood niya. Sana may matutunan kayo talaga dito. Ayan. So, gagawin na natin ang square knot. Ayan. Alalahin nyo lang yung sinabi kong technique, no? Right over left, left over right. Kung sino ang pumatong, siya ang papasok. Ayan. So, para gawin natin yan, okay, ilagay muna natin yung triangular bandage, yung ginawa nating narrow cravat sa ating baywang. Ayan, baywang. Okay, lagay lang dito. Lagay. Okay. So kung mapapansin natin, may dalawang tail. Hawak-hawak na natin. Tama ba? Ayan, tama. So, sa ito yung right tail, ito yung left tail. Ayan. So, ang gagawin ko, okay, so sabi natin right over left. Okay, so right over left. Okay, para mas madali, shake muna natin yung right tail. Yan, shake. Yan. So ibig sabihin, ito yung right. So ibig sabihin, right over left, ipapatong daw natin yung right tail sa left. Ayan, nakita nyo, nakapatong. Ayan, nakapatong, di ba? Yan. So ibig sabihin, si right ang nakapatong. Kaya siya ang papasok, yung sinabi natin kanina. Ayan. Saan siya papasok? Okay. Kung makikita nyo, may butas dito. Meron, nakikita nyo? Ayan. Dyan siya papasok. Sa may butas. Okay. Paano siya papasok? Okay. Diba, ito yung pumatong, papasok siya lang pag ganito. Ayan. And then, pupunta siya sa left. Nakuha yun? Inila ko lang ng konti. Huwag kayong mahihilo. Ayan. Mahihilo. Ayan. Ayan. So, parang nagkapalit lang sila, no? Parang nagkapalit. Ayan. So, next is left over right. Ayan. So, left over right. So, ito naman. Okay? Ito, papatong sa right. Kasi left over right. Ayan. Sinong papatong? Si left. Kaya, siya rin yung papasok. Kaya, pagpapasok, same lang din. Pwede nyong gawin dito. Dito yung butas. Pwede nyong ipasok yung kamay, then hilahin nyo lang ito. Pwede ganyan din. Para hindi kamay. Then, gawin nyo lang ganito. Ayan. Kung i-check natin ang square knot, okay, may makikita kang
parang letter U. Ito, or yung nakikita sa sapatos ng kabayo. Ayan. 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 Pag merong ganyan, tama yung square nut mo. Tama yung square nut mo. Ayan, ang galing-galing ninyo naman. Ayan. So, paano tanggalin? Paano tanggalin? Okay, paano tanggalin? Paano tanggalin? Taas ko lang, no, para mas nakita nyo. Okay? Kung ito yung letter U, di ba, napapansin nyo, ito yung end ng, kung saan siya nag-end yung U. Ito, nakikita? Ayan. Ayan. Ito yung parang saan siya gumuhit na U. Okay? Di ba may tail? Ayan, nakikita yung tail? Ayan. Hilain nyo lang yung tail papunta dun sa end ng U. Okay? Ayan, hilain nyo lang. Siyempre, para hilain nyo, huwag hindi sasamang yung katawan, ilock nyo lang to, lock. Lock and then hila. Ayan. Kung napansin nyo, nasira na yung U. Nasira na, no? Ayan. Pag nasira na yung U, okay, ang hawakan mo naman is ito. Ayan. Ito na, hawakan mo. And then, ito, hilain mo lang siya. Para magkakaroon ng magic. Ayan. 1, 2, 3. Hila. Wow. Magic. Ayan. Ang galing-galing, no? Ang galing niyo talaga. Ayan, no? Congrats sa nakapagawa. Pag one click niyan, very good kayo. Ayan. Ulitin ko lang, no? Ulitin lang. Okay? Gawin ko lang yung naro. Ayan. Yung pinaka-mabilis. Dapat, pag ginagawa niyo pala ang ito, ang pag-fold, dapat less than 5 seconds kaya nyo, or 10 seconds mas maganda. Kasi, isipin nyo naman, dumudugo na yung pasyente nyo, ang tagal yung gumawa ng kwan, ng pag-fold. Diba? Excuse me po. Ayan. Inuubo na ang hose. Ayan. Inuubo na. Ayan. Kasi pag matagal kayong gagawa, dumudugo, kayo pwedeng magkakaroon ng shock sa patient yan. Kaya dapat mabilis po siya sa paggawa. Ayan. So, ito na ulit yung narong karabat. Ulitin lang natin kung paano gamitin, gawin ang square nut. So, sa square nut, okay, ito, right over left. Okay, tingnan, taas ko lang. Ayan. So, ito, right, ito yung right, ito yung left. Ayan. So, right, papatong sa left. Ayan. Asan yung butas? Ito. Sino ang papasok? Si nakapatong. Si right. Ayan. So, papasok siya. And then, hihilain mo lang siya. O, ganito. Ayan. Nakuha. Ayan. So, left upper, right naman. Left. And then, papasok dito. May nagawa ulit na butas. Papasok din ulit doon. Ayan. Kasi nabitin daw, kaya papasok ulit. Then, lock. Ayan. Titignan natin yung, chine-check natin kung tamang square nut. Okay? Dito. Ayan. Nakita nyo? Ayan. So, paano gagawin ang magic? Ito. Ito yung one, di ba? N. Ito yung N. Ito yung chance na gumawa. So, hilahin lang. Papunta doon. Ayan. Natanggal ulit. Then, magic. 1, 2, 3. Magic. Ayan, so hopefully may natutunan kayo kung ano ang gamit ng triangular bandage, paano gumawa ng or mag-fold or gumawa ng face ng triangular bandage, and gumawa ng square nut. Ayan. So, hanggang dito lang muna. Ang next episode ko is kung paano na natin i-apply yung technique sa isang patient. Ayan, kaya abangan niyo yan, no? Kaya please, don't forget to like, share, and subscribe. And also to click the button. Ang hirap nun, button. Ayan. So, bye-bye! See you in my next vlog. Yahoo!